Hello mga kapatid, mapagpalang araw sa inyo, sa video nating ito ay muli tayong pumunta sa ating kaibigan na gumagawa ng mga mid-alien, anting-anting, gabay o agimat. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo naman kalimutan na i-like, i-share, i-subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell nang sa ganon ay palagi kang updated sa mga bago kong upload kaya't umpisahan na natin. Muli akong bumisita sa aking kaibigan na si Mr. Ariel Magsino na Hall Mother ng mga agimat sa Munting Pululipa, Batangas City. Kinailangan kong bumisita dahil may pinasadya akong mid-alien sa kanya. Kung makikita nyo ng mabuti kahit malabo ang video ko ay talaga namang napakagaganda ng gamit na pinakahalmahan, halos lahat ay nandito na. Nag-umpisa na nga siya na gumawa, pagmasdan ninyong mabuti kung nais mo rin matuto nito. Ang tawag sa lupa na ito ay clay o di kaya naman ay harinang itim. Napakapino ng lupa na ito, may lagayan siya ng lupa at doon naman niya hinuhulma ang kanyang mid-alien na gagawin. Kinunan ko ng maayos at detalyado ang proseso nang sa ganun ay kung nais mong gumawa ay masusubukan mo ito. Sana ay panuorin mo ito hanggang sa dulo upang matutunan mo kung papaano niya ito ginagawa. Napakadami niyang customer mula pa sa iba't ibang lugar, pwede ninyo siyang makontakt kung nais mo rin naman magpagawa. Ilalagay ko sa description box ng video na ito ang kanyang FB account at cellphone number niya para nang sa ganun ay makontakt niyo siya kung nais mo magpasadya ng sarili mong anting-anting o agimat. Pwede kang baguhin ang sabi. Inumpisahan na nga niya ang paghuhulma nito, naglagay siya ng konting amount ng lupa at doon niya inilagay ang mid-alien anting-anting gabay o agimat, bukod pa dito ay naglagay din siya ng mga maliliit na kasamahan nito upang hindi naman nag-iisa at sayang ang tansong natutunawin para dito. Inumpisahan na rin niya magtunaw ng tanso na gagawing mid-alien. Panuorin mo ng mabuti, medyo matagal ang proseso ng pagtunaw ng tanso. Lalo naman mas matagal tunawin kung ang kulay ng tanso ay pula pero mas mainam naman yung kesa sa dilaw. Depende na rin yung sayo kung ano ang gusto mo. Bago niya ito lagyan ng tinunaw na tanso ay talagang dinu-double check pa niya ito, nang sa ganun ay hindi na magpaulit-ulit ang paggawa at hindi sayang sa tanso na tinunaw at asitilan na ginagamit. Ang lahat ng mga ginamit na halmahan ay isa-isa niyang aalisin at dahan-dahan niyang susuriin ng mabuti ang pagdadaanan ng tinunaw na tanso. Panuorin natin ang mabuti hanggang sa ito ay malagyan na ng tinunaw na tanso. Napakalakas ng apoy na tumutunaw dito. Naniniwala ba kayo na ang mga ganitong uri ng mid-alien anting-anting gabay o agimat ay binubuo ng pitong elemento? Ano nga ba ang mga ito? Para sa akin ang pitong elemento na ito ay ang lupa, apoy, hangin, tubig, liwanag, dilim at espiritu. At ito na, nagsindi siya ng kung tawagin sa amin ay simbo. Napakalakas ng apoy. Pinainitan niya ang halmahan o ang hari ng itim na kung saan ay nandoon na yung hinulma na mid-alien anting-anting gabay o agimat, parehas niyang pinainitan.
Pagkatapos ay pinagdikit na niya upang buuin ang harap at likod. Naghintay pa rin kami ng ilan pang sandali hanggang sa maging okay na ang tansyon at ininaw. At ito na nga, handa na ang tininaw na tansu, kaya naman inilagay na niya ito pinadaan sa isang bilog na maliit na butas at padadaluin niya ng ilang sandali. Kung nakikita ninyo halos kaunti lang ang inilagay niya doon, pero sapat na yun upang mabuo ang kanyang ginagawa. Amin ako lang kay Dave ka? Na kaya nga, ako sa iyo. May day off din pala. Halos wala pang isang minuto nang malagyan ng tansu, pero buong na agad ito nang inalis niya ang pinagtag-up na halmahan. Clay, yung ginagawa ang pampalayok. Tawag yung iba dyan ay harinang itim. Harinang itim. Clay or harinang itim. May iba pang mga gumagawa dito, ano, bukod sa iyo, ano? Inalis na niya sa halmahan at nilinisan, pagkatapos ay inilubog sa tubig upang mawala ang init nito. At buo na nga ito, panuurin na lang natin ang iba pang detalye nito hanggang sa ito ay matapos. Maraming salamat sa iyong panonood at sana ay may natutunan ka dito. Kung nais mong magpagawa ay nasa description ng video na ito ang kanyang contact number at Facebook username.